Amazing morning! Amazing morning! Ayan, ready na po ba kayo makinig? Yes! Ayan, bago lahat, good evening sa inyo lahat or amazing morning sa inyo lahat. Ako po pala si Javi. Hi, Javi! Thank you. So, 10 years na po ako sa call center bilang isang call center agent hanggang October 8. Ayan, mag-resign na po ako. At last, after 10 years, mag-full-time na po ako. Bali, magkakanda ng training sa atin ngayon. Isa po sa kasama ko po before sa Tenus. So, which is yung company namin before. Ngayon, magkasama na kami dito sa IAM Worldwide. Ayun. So, grabe itong mag-train sa atin ngayon. So, kailangan pakinggan nyo, kailangan take down notes, and kailangan ma-apply natin after. Kasi, ito talaga. So, lahat ng pinagdaanan niya, ituturo niya sa atin. So, ready na ba kayo? Yes! Parang mahina. Ready na ba kayo? Yes! So, isang malakas sa palakpak para sa ating mentor, Miss Kat Castro. Amazing morning! Palakpakan naman natin si Javi. Oh, galing, no? Ayan. Hello, guys. Okay na? Okay na tayo? Okay. Charot. Ayan. Sino gutom na? Gutom na rin ako. Okay ba kayo dyan? Hindi ba kayo na-amaze? Dapat eh. Ayan. Yung mga nandito, carry lang. Okay na ba kayo dyan? Sige. So, mamaya papasok na yung pizza. Yes! Joke. Eh, kasi, onti tayo. Anyway, so tuloy pa rin, no, kahit na onti lang yung magandang training. So, palakpakan naman yung mga katabi nyo. Tsaka yung sarili nyo. For being responsible in attending and learning, no? Studying the business by attending trainings. Ayan. So, hindi lang ako yung trainers. Marami tayong trainers dito. Mga powerful speakers na you should attend, no? You should listen to para matutunan nyo lahat yung negosyo, yung mga pasikot-sikot sa business. Ayan. Excited na ba kayo sa training ngayon? Yes! Okay. Hindi kasi ako madalas maglagay ng topic sa calendar. Normally kasi mga one day before ko siya super busy, no, sa hataw. Pero next time, lalagyan ko na ng title. Ayan. So yung training natin ngayon is hindi ko masabing super bago siya. Pero ano kasi siya, may mga trainings tayo and may mga, like, sino dito yung ng manual? Yung na-discussan na ng manual. Okay, IAM Worldwide manual. Meron tayo yung part sa manual na in-elaborate ko siya para mas makita nyo yung ano yung meron, ano yung pwede yung magawa sa skill side nyo. Technically, I'm speaking about ano ba yung meron every Friday? Ano meron every Friday sa IAM? Check day. Sino gusto every Friday nandito? Ako. Para magmuni-muni. Para tumambay din. Sino dito every Friday gusto pumunta nandito sa office para kumuha ng cheque? Siyempre, lahat. Kaya tayo nandito eh. Pare-pareho tayong mukhang pera din. Joke. Only lang. Joke lang. So, pare-pareho kasi tayo may mga pangarap eh. Right? May mga binabayaran, may pamilyang sinusuport ang sarili. So, very important sa atin na may resulta. Tama ba? Sa business. Yes. And yung resulta na may tinatawag natin is yung pinakauna mong result is mabawi mo yung puhunan mo. Right? Yes. Ayan. So, kung hindi pa nakakabawi, yun yung dapat ginugol mo na right away. Pero kung nakabawi ka na, what's next? Dapat meron kang next na goal para dyan. Okay. So, pag-uusapan natin is network marketing building cycle.
Ayan. So, wala ito masyadong, hindi siya masyadong more on the building. When you say building, yung kagaya ko, kasi malaking yung grupo, hindi muna tayo dun mag, hindi muna yun yung pag-uusapan natin. Question pala muna before I move on. Sino dito yung meron ng apat na direct? Apat na direct. Okay, yung apat na direct nyo, may apat na direct na ba? Wala pa. Okay, so wala pa. Sino dito ay isang direct na? May isang direct na. Okay, congratulations. Pakipanakpakan ng mga sarili. Okay, next question. Ilang buwan ka na dito? And then, joke mo lang. Okay, so, yung mga may direct na, okay, good job yan ha. Pero dapat, yung direct mo, meron na rin direct. Ayan. So, anyway, later, i-elaborate natin yan sa training. Pag-uusapan natin yan. Sino dito yung gusto this October ma-complete yung 4 directs? Okay, sige. So, I hope, no, this training can help you na magawa niyo yung ma-complete niyo yung 4. Kasi kung tatlo na yung direct mo, isa na lang need mo, madali na lang sa'yo yung isa. Lalo na kung pang just for you yan. Okay? Pero we're not looking at just for you alone. Kasi hindi naman lahat ng tao kaya yung 44-8 pataas. So if kaya nila ang 5-6, kaya nila ang bronze 11-2, push natin. Kasi may tinatawag tayong weekly, no? Weekly na ROI yan sila. Okay, pero yun, hindi ka siya kasama sa, nasa marketing plan kasi yun siya. Okay, so start na tayo when it comes to the, start na tayo sa training. Pero before I start, pakilala muna ako para dun sa mga first time ako. Sino mga first time ako na makita? Okay, na mag-train. Ayan. Sa harap ng stage. Hindi kayo nanonood ng TV? Walang TV sa bahay. Joke! Joke lang. Ayan. So, Kat po ang name ko, no? Graduate ako ng education sa PUP. Ayan. Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Ayan yung school na kapag nagtaas ng 25 cents yung tuition fee, ano na yan? Traffic na dun sa may labas. Kasi may nagmawiring ka. Tatawas ko yung relate yata. Ayan. So, Polytechnic University of the Philippines, ako nag-aral kasi hindi kami financially well-off. Yung family namin. Yung mom ko nandun siya sa gilid. Ayan. Mananami siya ng damit. Tapos yung tatay ko naglo-loading. May mga naglo-loading ba dito? Oh, pare-pare ang kita dyan, di ba? So, hindi talaga ganun kaganda yung financial when it comes to our yung support sa pamilya. Kaya kailangan kong, hindi ako nag-teacher. Hindi ko tinanggap yung offer sa teaching kasi super baba ng offer. So, nag-call center para maging call girl. Yes, call girl. So, call center sa gabi. Ayan, ang pasok. 8 years ako sa call center. Save kami ni Javi ng company Telus. Yung mga nakikita nyo sa Cubao. Ayan, so, naikot ko na yun. Kasi yung last kong position, mataas na. Kasi hindi ako pwedeng settle lang sa mababang salary. So, medyo pabimbo si ate. Pero, totoo lang, super mahiyain ako. Mahiyain po ako, hindi po ako yung mauuna ng mga pag-uusap sa'yo. Pag hinitian mo ako, tsaka lang kita kakausapin. So, kung hindi tayo magkakilala, wala akong sasabihin sa'yo. Ganun po yung attitude ko dati. Ha? Dati po yun. Ayan. So, sa call center ko na rin natutunan yung communication skills, yung customer service, etc. So, super helpful po nung experience ko sa work bago ko na punta ng ganitong negosyo. Nakita ko yung negosyo, ayan, single mom by profession, diba? Then, breadwinner sa family, kaya ginrab ko po yung opportunity ng network marketing. Pero sa totoo lang, super negative ko. Kasi yung nanay ko, sino dito yung may nanay na direct seller? Ayan. Direct seller na kasi yan siya. Avon, familiar. Natasha. Daki. DXN. Lahat nata ng product nasa bahay namin. Nag-start yan siya, grade 6 pa lang yata ako, nag-direct selling na siya. Pero puro pautang kasi. Kaya never ko nakita naging successful siya doon. Kaya never ko din inisip na magkaganon ako. Kasi feeling ko, hindi ko siya talaga
kung siya nga hindi niya nahat, hindi siya naging okay. One more ako, napakamahiyain ko. So, doon ko naisip na hindi mag-network marketing. Kahit na marami akong naagalan na seminar. Sino po dito yung may experience sa networking before? Ayan, sa ibang companies, okay? So, good job for you kasi meron na kayong experience. Ibig sabihin, i-add nyo lang yan dito ngayon habang nag-aaral kayo sa IA Worldwide. Okay, so, ayan. When I saw the system in IA Worldwide, this is my second company na. May mga, aware naman yung iba na meron kaming previous company na pinanggalingan, no? So, very thankful ako doon sa previous company kasi marami na-achieve din naman ako doon mga achievements. Ayan. So, kaya super thankful. Pero with the help of the president and the whole mentors, yan, kasama ko sila, na nandito rin sa IAM na nag-found din ng company. So, no IAM, meron tayong mga free travel. Tama ba? Lagi ko sinasabi kasi, hindi ako mahilig mag-travel. Sino mahilig mag-travel sa inyo? Ayan. Saan? Ortigas. Oo, ganyan rin ako dati. travel to gan, back and forth, kaya uwi bahay, ganyan. Oo. Pero yung travel outside the country, out of town, hindi po mahilig mag-travel. Pag narinig ko yan, for me kasi, luho siya. Luho siya, gastos. Mag-work na lang, di ba? Tsaka na lang yung travel pag may pera na, pag may credit card na. Yung mga employee dito. Ayan, credit cards, swipe pa more. Oo. So, free travel, okay. When we started IA Worldwide, naglabas si company ng Hong Kong incentive. Ayan. Tapos, hindi ko siya plano i-hit. Kasi, expired yung passport ko. Pero nag-hit siya. Ayan, so nag-hit ko siya kasi hindi ako nakasama. Yes, kasi expired nga yung passport. Pero okay lang yun. But at least nag-hit, di ba? So, ibig sabihin yun, ba't ko siya nag-hit? Number one, I decided to hit the incentive. Very important yun. Hindi mo kasi siya may hit ng biglaan. Tama? Kailangan, number one, you decide na i-hit mo yung mga binibigay na incentive para ma-hit mo. Right? Eventually kasi pag nag-decide ka, gagawin mo na yan. Tatrabahuin mo na yung mechanics para hit mo siya. So, kung ako nagawa, magagawa niya rin. Right? Hindi ko magaling, magaling po yung system. Ayan. Number two. Okay. Next travel incentive, Korea. Tapos Singapore. Ayan. Hindi po ko pumayag na hindi mag-hit. Libre po kasi. Odo, hi! Good morning! Hello! Amazing morning! Yes, oo. So, hindi po ako, hindi ko po na pinayagam, hindi siya i-hit kasi libre. Kasi nga, never naman ako magta-travel para magbayad. I mean, hindi ako magta-travel para bumastos. Pero dahil in-offer ni company na all expenses paid. Grabe. No? Pagkain, tulog, hotel, lahat na. Grabe, i-hit mo ba? Yes! I-hit mo. So, i-hit ko po siya at na-hit naman. So, hindi talaga yung imposible. Kailangan lang, again, ano yung una? Decide na i-hit. Tapos, take action. I-work out mo na i-hit siya. Automatic naman yan eh. Ito yung malupit na hindi ko expected. Nakakaloka. Hindi ko masyadong nanam-nam yan eh, kasi saglit lang yung punta ko. Pero yung visa kasi yung very important. For me ah, hindi ko kasi expect na ma-approve din ako sa visa. Kasi hindi ako employed, o diba? Pero ito siya, Germany actually, yung travel na yan, hindi siya from IAM. Pero kasi yung kotse na dinadrive ko ngayon, it's because of IAM. Kaya yung kotse, nung in-avail ko siya, meron pala silang free travel to Germany. Oo. So, BMW dun kasi yung origin ni BMW. Doon ginawa yung kotse, doon nagaling, doon ang planta, lahat. Kaya, meron siyang promo na, meron siyang free travel to there para ma, yung mga bumili nung first quarter of the year ng kotse ng BMW kasama doon. So, very blessed kasi kung hindi naman ako nag-IAM, hindi ko naman yun na-experience. Yan. Tsaka
kung hindi rin ako nag-decide mag-hit ng mga incentive, hindi rin ito dadating. Right? Okay. Sobrang, share ko lang very onte. Konyo. Very light. Share ko lang yung mga naalala kong experience. Yung mga building dyan pare-pareho, gano'n. Yung weather dyan, ang lamig. De, iba siya, iba yung feeling. Tapos yung mga tao, hindi nag-English, gano'n. German, ganyan. Basta kakaiba yung experience. Although, alone ako nung umiikot-ikot ako doon sa city, grabe, iba yung... Tumatawas yun. Iba yung ano, experience na, shucks, nakaapak ako sa Germany. Ayan, oo. Kasi mga pagkain nila, frozen. Luto na yun, yung frozen na yun. Pero frozen. Tapos, rare. Oh, I'm sorry. Call center. Raw yung food, pero luto na siya kasi, zero degree naka-frozen yung meat. Okay. So, in Germany, ito na yung malupit. Grabe to. Actually, never heard. Kayo ba? Familiar kayo sa amatpulo? Hindi eh. Nung nilabas, doon ko lang nalaman. Doon ko lang din ni-research. Kasi nga hindi nga ako matravel. Amatpulo is a private island. No? Na pag pinunta mo, private jet. Jet ba? Ano ba? Private jet ba yan? O barko or ship. Ano? So, palawan lang yan siya, pero hindi ko naman siya aware noon na may ganyan. Tapos, exclusive yung pagpupunta ka for you, parang gano'n. May membership, ganyan. Tapos, ang mahal, actually, na-research ni yung isang mentor natin, ni Aldrich, 80,000 yung ticket papunta. Nakakaloka naman tong amanpulo na to. Pero ito kasi siya. Ayan. Hindi ko kasi tinarget i-hit yung amanpulo. Ito strategy ko ha. Hindi ko siya sasabihin, huwag niyong i-target yung mga travel. Pero when I check my... Nag-check ba kayo? Nag-monitor ba tayo ng RQV? Yes. Weh. Alam ba, oh. Pag-uwi nyo, i-PM ang mga mentor, ang direct mentor meds, paturo naman. Kasi hindi na aware yung mentor mo eh kung ano yung mga need mo. So tayo mag-reach out, okay, sa mentors. Meds, mag-set naman tayo ng one-on-one. Gusto ko kasing malaman yung paano mag-monitor online. Very important yun kasi ako, nung nag-start ako din mismo nagtanong sa mentor ko kung paano. Ako talaga nag-ask, hindi ko maintindihan tong ganito, yung pag-click to, paano ba malalaman yung tailing, ganyan. Very important yun, guys, ha? So, mamaya, assignment nyo, one-on-one mentor with the direct mentor, paano mag-monitor RQB. Okay? Meron tayo dyan yung achievements, meron yung sa select left and right, yan. Makita mo, mamamonitor mo dun lahat. Okay? So, when I check and monitor my RQB, that time, nung lumabas yung amanpulo, almost pareho siya ng emerald. Mas marami nga lang yung hit mo sa emerald. Kumbaga, pag hit mo yung emerald, automatic hit mo si amanpulo. So, nung time na yun, ang tinarget ko yung emerald. Sabi ko, matik na yung amanpulo. Basta, target ko yung emerald. Okay. So, what's the difference hitting ranking tsaka yung mga incentives? Very important na aware kayo doon. Kasi, tawag dito, hindi mo alam, habang in-hit mo yung isa, pwede mo na palang madamay yung isa. Dahil super generous ng kumpanya. No? Na dodoble, na hindi naman na dodoble, pero natatamaan yung mga iba pang may hit mo. Okay? So, itong ranking, sa start kasi, when you go sapphire, sino yung mga sapphire na? Okay, mga going sapphire. Yung magsasapphire? Wala? Naku, ano ka ni Lord yan? Uy, alam nyo ba pag magsasapphire kayo? Pag kung magsasapphire kayo, apat na ang executive direct. Pasok on just for you, diba? O, papasok sa sapphire. Tapos mag-aad ka na lang kasi yung apat mo, mag-apat lang din yan. Lalo na kung platinum. Ayan. Pero kung mga lower yan, kaya pa din. Yung mga bronze, copper, kaya pa din yan.
Okay, so tinarget ko yung Sapphire not because mahihit ko na yung lumalaki na yung limit ko. Question, how much is the weekly limit of Sapphire? 200,000 per week. Okay, honestly, hindi pa ako nagto 200,000 per week if you will ask me. Okay? Hindi pa ako nagto 200,000 per week, pero hingit ko na si Sapphire. Why? Hindi mo malalaman kailan ka magto 200,000 per week. Kaya kailangan ready ka. Agree? Okay. I-target mo siya not because malapit ka na mag 200,000 per week, but because you want to show everyone na possible ma-hit yung Sapphire. Kasi, sino ulit yung may mga direct? May direct na. Hindi makaka-hit ng Sapphire ang direct mo pag hindi mo na-hit yung Sapphire. Kasi hindi niya malalaman paano dahil hindi mo napakita. Very important, pag ikaw may direct na, show possibilities. And you lead by influence. Hindi mo siya kailangan, huy, mag-hit ka na. No. Target mo, i-hit mo. Mentor, paano mo i-hit? Gusto ko rin mag-hit. Siya lalapit sa'yo. Gusto niyo ba yun? Yes. Yung siya yung makulit, man, sige na please, may mga talk ako, dami kong talk. Ay, rami, ruby na yan. Okay? So, next up is Ruby Emerald. So, along the way, habang hinihit ko yung ranking, may umaangat sa ilalim ko. Which is yun yung very thankful ako sa system natin. Kasi hindi ka ma-recognize basta-basta kung hindi ka rin mag-aangat ng mga nasa ilalim mo. Okay? So, paano mo yung magagawa again? Starts from you. You show possibilities. Hey, okay. Next goal. Ah, shucks, dayo. Hindi umabot. Pero okay lang yan. October, claimed. Claimed na claimed. Okay. Ayan. Sino gusto magka-car? Sino may car na? Wala pa? Gusto magka-kotse? Ayan. Sige, gusto magka-kotse. Alam mo na ba yung gusto mong kotse? Yes. Weh. Titignan mo yung mga Facebook nyo, ha? Kung pinopost nyo yan. Oh, hindi naman eh. Okay, ganito. Pag nag-goal tayo ng car, ay, wait lang. Bakit pala car pinapakita ko? After nung travel, no? Yung car, sino dito yung before mag-I am, feeling niya, imposible siya magkakotse. Okay lang yan, be honest. Okay, same tayo. Hindi ako nangangarap mag-car. Kasi feeling ko, hindi ko naman kaya bayaran. Lalo na yung monthly, feeling ko talaga hindi. Why? Super baba ng sahod ko. Tapos I have half a million na utang. So, paano kaya ako maka-approve sa banko? Just in case. Diba? Mag-auto loan ako. So, malabo talaga. For the long eight years, no, na nag-work, never ako nag-plano na mag-kotse, na bumili. Or, hindi nga ako marunong mag-drive eh. Ba't ako mag-aaral kung alam ko namang hindi ako magkakakotse? Tama ba? Okay. Nung network marketing ako, sabi sa akin ng direct mentor ko, Ate Kat, maglabas ka ng kotse. Sige, maglalabas lang ako, tapos babalik ko din. Pwede naman yun, di ba? Labas ko sa natasira ng bulan, papasok ulit. Ayan. Maglabas ka ng kotse, kasi yung kotse mo, magpapalaki ng grupo mo. Sabi sa akin, sa itong direct mento. Dami-dami ninyi. Daming demand, gano'n. Oo. Medyo one, nung time na nagpa-plan kami na maglabas ako ng car, maliit pa yung income ko. Parang mga 10K per week, 5K, gano'n. Medyo, minsan wala. Sa isang buwan, dalawang week lang meron, gano'n. Nag-start ako magplano ng car after 3 months. Gano'n ang katagal. Pero, nung nagkaroon ako ng direct after 2 months. First direct ko after 2 months. Kasi hindi po ako nag-yes upline. Sino dito yung hindi nag-yes upline? Matatagalan kayo. Ayan. Based on experience, nag-yes upline ako after 2 months. Nagkaroon ako ng direct.
lupit. Yes, mag-play lang pala talaga eh. Kasi sabi ni mentor, ate kat pababain mo yung mga kasama mo sa call center. I-talk natin kahit madaling araw. Sabi niya, ano ba yan, Vince? Hindi ko talaga sila ma-invite kasi nahihiya ako. Ayaw ko kasi silang invite, ayaw kasi nila. Gina-judge ko na yung mga tao. Pag hindi ako kinakausap, feeling ko ayaw nila. Oo, pag iniis na ba ako, nilalayuan ako, feeling ko ay ayaw ito ng networking. Ganun po ako mag-isip before. Yung may mga ganun ngayon, okay, erase mo na yan. Change mo na yan. Okay. Ang mga pinaggagawa ko nung mga naunang time is yung mga ginawa nila. Kasi wala naman silang call center eh. Wala silang call center experience. Wala silang office mate na papababain. So anong ginawa ng mga mentors? Mga estudyante yung mentors ko, no? Mentor Marlon, tsaka Mentor May. Sabi niya, nagpa-flyering kami sa kalsada. Flyering, ganyan. Sa school, pupunta sa school, magtotok ng mga school, mamumusakal. Familiar? Mamusakal? Pusakali eh, di ba? Yung kakausap kayo kung sino-sino. Hi, Mom, sir! Business po. Ma, baka po gusto niyo ng networking. O, tinry namin yun sa TUP. Yung cross-line ko kasi wala kasi akong downline, no? Tapos wala akong pa-team. Cross-line yung kasama ko pa. So, super pagod na kami, kaka-flyers. Inis na rin siya kasi kada bigay na tinatapon, na-experience niyo yun. Yung pagkabigay ng flyer, tinapon. Sakit eh. Pero ginagawa ko dati yun. Doon sa mga real estate. Dito ko na. Ayan. Nung nainis na kami, pauwi na kami, ang tagal maubos yung flyer, sabi na lang niya, ay, baka gusto mo na networking. Dahil ka sa mukha, networking po! Ginagawa na, maubos lang. Sige, ginaya ko din networking. Pero imagine na, ang taas na posisyon ko sa call center. Tapos naka-dress ako lagi, naka-sandals. Tapos nagpa-flyer. Ginawa ko. Kasi sabi ng mentor, yes, apply. Gawin mo yung ginawa nila. Kung ano yung result nila, magiging result mo. Tama ba? Okay. Nag-flyering din ako eh. Tinatapon din yung flyers ko. Buti na lang libre lang yun galing sa work. Uy, okay na yun. Galing sa piniprint ko sa patago. Ay, may video. May mga boss pa naman dito ng Telus na andito na. Wala pa si Addis. Ayan. So, and then, aside from flyering, sabi, wall post sa pader, yung wall posting. So, magluluto kami muna ng gawgaw. Punta kami dito sa may West Crame. Tapos magluto kami ng gawgaw sa crossline. Boarding house ng crossline. Tapos pagkaluto nun ang mineral water, bibili pa kami mineral water, mahal-mahal. 12 pesos, parang ano yun, gastos talaga yung lakit before. Kasi hindi naman ako umiinom sa gabi. Eh, bibili kami nun para inumin, tapos lalagyan namin ng gawgaw. Tapos naglalakad kami sa gabi, sa kalsada, sa pader, magtitikid kami. Part-time job. Part-time business, food cart franchise, number mo nakalantad dyan, ganyan. Tapos hanggang EDSA yun. Yung nilalagyan namin. Meron ng time ko, naglakad ako dun eh. Hindi ko alam, may talk lang ata kami nun. Tapos parang yung parking, nadaanan mo yung wall. Nandun pa din, may bahid pa din yung ano, number ko. Yung mga old numbers ko. Ayan. So, ayun. Yung mga experience na yun, no? Good news. Pakisabi ng good news. Walang nag-pay-in sa akin. Walang nagpa-schedule eh. Pero hindi. Actually, hindi naman yun yung habol ko. Ang habol ko, kung bakit ko ginaya, kinopya, yung mga ginawa nila, is para ma-experience ko kung anong feeling nung hirap. Kasi wala akong hirap eh. Parang online-online na. Inabutan ko na online. Sino dito online na? Online na yung mga naabutan nyo. Diba? Hindi ko na kailangan masahe, lumabas, mausukan. Meron pa na one time. Kasi yung wall posting namin, krame, diba? Pakubaw, Aurora, Kubaw. Telus na. So pagdating ko ng telus ng office, ang itim nung kamay ko. Tapos ang itim nung dito. Ay, yung dito ilong ko, yung kailangan ko mag-ilamos, mag-hugas. So nadudumihan ko ngayon yung CR, yung lababo ng telus. Kaya, no? Ganun, grabe. Pero yung experience na yun, yung masabi mo, nahihirapan na ako. Ang hirap. Ay,
hirap pala nun. Nahirapan ka na nun. Pero hindi, actually, yung na-experience ko, madali na yun. Super hirap pa talaga nung na-experience nung mga nauna sa atin. Kasi, mga estudyante, si mga estudyante dito, wala na. Wala nang yep. Yung mga estudyante na yun, yung mga mentors natin, nag-start yan ng walang connection. Wala ding pera. Walang ganito. Kaya hindi mo akalain, paano naging, ano yan, di ba? Paano nagkaroon ng Mercedes-Benz yan? Si Mentor Peachy? Paano nagkaroon ng Camaro? Paano nagkaroon ng... Ang dami mo talagang itatanong. Pero, if you will ask them kung paano nagkaroon, ask mo sila, ano yung mga ginawa nyo? Ano yung mga hirap na ginawa nyo? Kasi success, hindi siya nagiging success kung wala kang pinagdaan ng hirap. Tama? Pero hindi naman sila nagpahirapan yung sarili nyo, ha? Oo. Alamin nyo lang yung mga dinaanan nila para if sakaling daanan nyo, alam nyo paano i-overcome. Kasi lahat ng hirap na dinaanan nila, I'm sure na-overcome nila. That's why they have results right now. Agree? Yes. Okay. So, yun siya. Then that time, dumating na to, I decided again. Sige na nga, maglalabas na nga ako ng kotse. Pero ipapasok ko din. Hindi, joke lang. Ayan. So, ito, cash out yan. Hindi yan incentive. Pero, yan po yung nagpalaki ng grupo. After 6 months doing network marketing, yan na yung dumating na yung kotse. Okay, kaya tinanong ko, sino yung mga goal na na-car? Paano kayo nagpe-print? Nagtotalk na ba tayo lahat? Totok na. What are you using? iPad? Tablet? Phone? Marketing kit? Clearbook? Okay. Sa marketing kit mo, dapat may printed ka dyan ng kotse mo. Lagay mo dyan. Kung iPad, picture, madali na lang yan. I-edit mo PowerPoint. Maglagay ka ng isang slide. Lagay mo dun yung kotse na gusto mong makuha sa IAM. Why? Nag-start ako sa business, wala po ko result. Pero paano mo nakuha yan? Nakalagay na yan sa iPad ko. Kaya lahat ng talk ko, ito po yung goal ko na car. Makukuha ko po to after 6 months. Nakalagay na yan dapat yung date. Kada declare mo, wala kang choice, kailangan mo makuha. Tama? Kasi lahat ng kinausap mo, yung iba dyan, hindi mag-join eh. Aabangan yung kotse mo. Aabangan. So, anong purpose? Wala kang choice. Mahihit mo talaga. Kasi waiting sila. Yun yung nangyari sa akin. Meron akong isang direct, DepEd teacher siya. Natok ko na siya. Hindi siya nag-paying. Pero tinok ko siya, sabi ko, lalabas na yung car ko after 6 months. 6 months, nag-post ako my car. Tumawag. Saan ka? Punta ako office mo. Pwede na na siyang pera. Hindi ko lang saan galing. Sige. Punta ka na ng office dito. Pagpunta niya ng office, ang dami kong talk. Isang table hilera. Basta marami sila. So pagdating niya, hindi ko siya maasikaso. Sabi ko lang sa kanya, ganito, punta ka ng cashier, process mo yung paying mo, fill out mo to, tapos punta ka lang doon, mag-process ka. Sabi niya, ako mag-process. So kaya pag nag-share siya, natuto ko agad eh, sabi niya, ako nag-process ang sarili kong paying. Ako din nag-encode. So yung DepEd teacher na yun, full-time na siya ngayon, may-ari na siya ng sarili niyang school sa Montalban. Si Vic Baron, yes. Oo. So, yung mga ganun, may warm market ka. Warm market, ibig sabihin, meron kang mga friend before na hindi naniniwala. Yan. Babalik yun sa'yo. Basta make sure you get the result na dineglare mo. Kaya very important na meron kang goal. And, kailangan, very need talaga yung kotse. Aware ba tayo na kailangan yung car? Dapat 3 months, 6 months. Walang 1 year, may car ka na. Kasi kailangan mo siya sa business. Hindi yan, hindi yan luho. Yan yung investment mo, asset mo, para lumaki yung grupo mo. Kasi, dadami yan eh. Hindi pwede commute ka dyan. Pagod ka niyan. Traffic pa. So, maliliit ka sa to. Kaya kailangan mo talaga ng kotse. Okay. And no wonder, bakit may ganito? Familiar kayo dito? Anong tawag dyan? Anong brand ng kotse? Buti kayo, alam nyo.
Kung ano yun. Hindi ko yan alam, hindi ako aware sa mga sports car. Pag nakita ko, ang ganda, yun lang. Pero wala akong, hindi ako mahilig sa kotse. Pero because nilabas ko to, dumating yung libre. Gusto niyo ba ng libre na ganito? Yes! O, meron yan sa I am, hit nyo. O, hit natin. Okay, 1 year and 6 months after dumating siya. Isa lang yan ah, naka-foil lang to. Kasi favorite ko talaga yung orange, kaya nakalagay siya. Pero hindi nyo na siya makikita, of course, dahil na-buy and sell ko na po yan. Okay, kasi medyo 3 years na siya, so may karag-karag na yung mga makina niya. Mahal masyado. Oo. Pero, in I am, dumating na si MM. May pangalan. Millionaire Maker of I Am Worldwide. Taray. Charot. Ayan. So, yan na yung third car, and yan yung katas ni I Am. May katas na ginawa ko na yung I Am system. Sino dito yung dream car yan? Ayaw, juicy. Juicy kayo ah. Yung iba kasi dream car nila, yung PM. Ako hindi. Hindi kasi ko mahilig sa car. Ang dream ko talaga is house and lot. Yan. Pero along the way, habang hingit ko yung house and lot, dumating to. Tingin nyo ba possible yung house and lot? Yes! Ako. Kaya, guys, o, kailangan mag-hit tayo ng mga incentives. Okay. Naku. Yeah. Okay. 1 year after our pre-selling. Pre-selling meaning walang office, walang product, walang anything. Vision lang. Yung ano lang. Ganito guys, ganyaman ka lang. Yeah, wala, walang anything. So, pre-selling, nagsumama ako sa mga may-ari, sa mga mentors, sa mga team, sa leaders. Nagawin yung business after 1 year. 1 million gross income. Sino gusto mag-income ng 1 million din? Na one year lang ah. Grabe, no? Bilisan natin. Kaya yan, oo. So, 1 year income gross in I Am Worldwide, 1 million. Yung mga negosyante na nakakausap ko, na ano sila, na-amaze sila. Kasi wala kang overhead expenses dito sa negosyong to. Tama? Eh, pinag-uusapan natin million eh. So, mga hindi tayo kakausap, when it comes to million, hindi makakayanan ng employee yan. So, ang kakausapin natin dyan, ang makakaintindi niyan, negosyante. So, pag may mga kausap kayo negosyante, i-build up nyo. Na dito, meron pa dito kumita ng million. Okay? Pero hindi ko naman sinabing huwag kausapin yung mga employee, mga student. Kausapin pa rin natin sila. Kasi, possible naman yan kahit ako nga employee ako. Right? Ako pa yung mas sumahata ako isa sa mga negosyante. Kasi may mga negosyante ba dito? Ayan. Okay. If you want to get the result na nakita mo sa mentor mo, kailangan mong mag-yes? Apply. Kailangan mo rin gawin yung ginawa niya. And just to build up my mentors, 15 years old nag-start, familiar, kay Mentor Marlon, 19, 20 years old nag-start, Mentor Macy Bulan. Eh, syempre, dyan ang producer, tsaka yung sibling. Si Tita Betty and si Stella. Ano ba yan? Oo. So, nabanggit ko naman na na-share ko na kanina yung mga ginawa nila na ginawa ko din. No? Kaya nag-1 million. Ayan. So, marami pa yan more on the... Ay! Shucks! Ano to? Bago to ah! What? Diamond eh. Kaya kailangan may bagong mali. Okay, so, one year pa lang din, no, nahabol. Ayan, 2 million. Sino gusto mag 2 million? O, dapat mag 1 million muna. Tama? 1 kasi mamuna eh. Okay, so, sige. Next ko na. Alright. So, ito talaga yung topic. Ang haba. Naglalag dyan. Network marketing, building cycle. So, balik tayo dun sa building. Question, what is network marketing? Anyone? May grade 2.
Joke lang. Network marketing. Agree. Network marketing. What is network marketing? Beta. What is network marketing? Recruit. Network marketing. Tama ba? Familiar? Lupit nito eh, no? Okay. What is network marketing? Yan. Ito naman yung lagi yung maririnig eh. Outside. Acne na yun, no? Alam ko na yan. Okay. Marami nami-misinterpret ang sistema. Share ako sa inyo. Okay. Network marketing. Ito siya, yung concept. Ano to? Acne ka rin, hindi joke lang. Ballpen. Kanyari, matulis siya eh, no? Matulis. Okay. Ako, ano ko, tao, di ba? Hindi ko. Tao ko, di ba? Okay. So, ito ballpen. Tapos, matalas. Example, ano name mo? Carlo. Joke lang to, ah. Lord. Example, yung ballpen, ginamit ko para isaksak kay Carlo. Tapos, may nangyaring masama. Joke lang. Sino yung masama? Yung ballpen o ako? Yung ballpen kayo? Hindi ko naman yung sinadra eh. Siya yung putulis. Sino ba yung mag-isip? Yung tao, yung may hawak. Yung network marketing parang ballpen. Wala siyang malay. Grabe kayo sa kanya. Yung network marketing, para siyang ballpen. It's just a system. And yung tao na humahawak sa kanya, yun yung nagpapasama sa system. Yun yung nagaganyan. Okay? Kaya dapat very aware tayo, no? Naiwasan natin yung mga bad habits sa network marketing. Okay. Benta-benta lang ba tayo? Oh. Baka pag benta-benta ka, medyo kailangan labas ka dyan. Hanap ka. Ano pa bang meron sa network marketing? Recruit. Baka dami mo ng direct. Asan na yung mga direct natin? Pay-in. After pay-in, ano nang meron dun sa nag-pay-in? Pyramiding. Paano ba natin ginagalaw yung system natin? Yung binary, yung spillover. Scam ba tayo? Okay, very important sa company natin yung integrity. Tama? Okay. So if you know that, if you know those things, then you have to be confident. I-share yung IAM worldwide. Agree? Hindi mo kailangan mag-doubt, hindi mo kailangan wala ng confidence. Kahit wala kang kotse, kahit hindi ka nakakahit ng travel, kahit wala ka pang result, you have to be confident kasi iba yung ginagawa natin. Right? We're not doing the bad habits. Okay. What is network marketing? Yan. People and relationship business system. Okay? Nagbibuild tayo dito ng relationship with people. Ano bang relationship yan? Shucks. Jowa. Na-joke lang. Okay, syempre, negosyo. Business partner, professional, ayan. Yung system natin, network marketing is an opportunity to create millionaires by doing people relationship business system. Okay. How to start? Excited na ba tayo mag-start? Okay. Avail muna kayo. May form po ako dito. Fill out po. Joke na. Closing na. Okay. Ito yung 4 steps to start the business. Hindi naman yan uulitin after eh. Diba? Avail ulit. Hindi na. Okay. Yan yung 4 steps to start. Nasa presentation natin yan. Tama? Pagka-avail, refer agad. Sino dito yung nag-direct? Yung direct din nag-refer? Okay. Yung may direct ka,
nagpiliin ng saya eh. Shucks, ang dami nating plano kasi hindi nagre-refer. Kainis, no? Okay, hindi niya na-gets to. Kung ganun man. Possible na kulangan ka sa conviction. Okay. Pagka bill ni direct ng package, eto agad, no? Eto kasi yung system natin eh. Refer ka na agad. Okay? Again, you have to be confident na gawin niya yun. Kasi integrity yung ginagawa natin. Right? Sa business. Refer your quality for. Quality for. Hindi mo kailangang marami siyang i-recruit. Hanap siya ng apat. Paghanapin mo na. May naisip ka na ba na apat? Kausapin na natin. I-prospect mo na, i-schedule mo na, kausapin na natin yung apat mo. Tapos, mag-set kayo ng date. Kung kailan kayo mag-meet, kailan may magtoto. Tapos, i-set mo din siya ng time frame para mabawi niya yung puhunan. Or, ma-refer niya yung apat. Yung apat na tao na yan. Okay? Learn, then earn. Pero kasi dito tayo ikot eh. Sa avail and refer. Next ko na. Okay. Start your network marketing business the right way. Pwede niyong, actually, pwede niyong gawin yung business natin ng kahit anong gusto niyong way. Kasi wala naman tayong boss dito. Wala kayong boss. Yung mga direct upline yung hindi niyo boss yan. Yan ang mag-mentor sa inyo, mag-guide sa inyo. Pero it doesn't mean na yun, na bahala ka sa buhay mo. Sayang kasi. So better, guided ka. Do the business right. Sino dito gusto gawin yung negosyo ng tama? Okay. Siyempre, kasi pag ginawa mo siya ng tama, you get the results na you want. Okay. Number one, no, to start the business right, number one, ito isipin mo, numbers game ka. Nasa numbers game ka na. Yan yung first level mo. Numbers game, quantity versus quality. Kasi kung may direct ka na hindi nag-refer, hindi yan quality. Okay? Huwag natin tatambayan. Hindi naman ibig sabihin pabayaan mo, pero huwag mo siyang bigyan ng super daming energy and effort. 1 year na kayo naghihirap. Isang taon na tayo, 10 years na tayo, tayong dalawa pa din. Kasi binigyan mo siya ng super, super daming time. Relationship business daw, hindi. Hindi naman ganun yun. So, ito kasi, hanap ka rin ng apat mo eh. Yung quality. Okay. Numbers game, numbers game, quantity muna bago ka makakuha ng quality. Set personal goal, ito siya, under that, ito yung mga kailangan mong isipin gawin. Set personal goal. Sarili mo, ano ba yung goal na gusto mong makuha? Okay? Weekly tsaka monthly yan. Meron na ba kayong weekly goal and monthly goal? Kung wala pa, set ka na right away. Gawin mo na yan para pag ma-join yung direct mo, pagawa mo na sa kanya agad. Hindi kasi pwedeng ikaw lang eh. Kailangan mapagawa mo sa direct mo itong mga to. Set personal goal kasi kailangan ko mababawi yung goal ko just for you. O yan yung goal ko. Team goal. Yung apat ko, dapat within this month, maka-apat din. So, makabuo ka ngayon ng 8 grupo. Tama ba? Apat. 16 pa. 16 na yung tao mo under. Kasi may team goal ka. And again, dapat may weekly ka and may monthly ka. Huwag mo na patagalin. Dapat weekly. Bakit pala weekly? Pwede namang monthly lang. Weekly kasi, kailan yung check-in day? Friday. Ilan ang Friday sa isang buwan? O, meron kang 4 weeks para makakuha ng goal. Which is, of course, yung pinakauna mo is mabawi mo puhunan. Tama? Mapakita mo dun sa direct mo na magkumikita ka. Mapakita mo sa mga prospect mo na may cheque ka. Very important na magkaroon ng cheque weekly. Kahit magkano pa yan, basta may pirma ng may-ari yan, cheque pa rin yan. At andyan ang name mo. Very important yan, kaya kailangan mo, wala kang choice, kailangan mong tsumeke sa Friday. Okay, next, ikaw, para sa'yo, papagawa mo rin ito sa direct mo, identify your 4
right away. Pakisabi nga sa katabi, identify your four right away. Huwag next year. Right away. Pagka-start mo, bukas na bukas, apat, sino ba yung apat ko? Lista mo yan. Very basic, pero minsan nakakaligtaan natin. Kasi guilty ako dyan. Nung nag-start ako sa IAM, ang dami kong pinagaluguan. Nagka-training kami, kung ano-ano, nag-re-research ako sa libro. Ito lang pala, wala ko nito. Kaya wala kong direct. Prospect pa. Okay. So, hanap ka, prospect ka, maglista ka ng pangalan, contact number, tapos dapat ready ka. Prepare mo yung business page mo. Business page, Facebook, profile, gawa ka ng Facebook page. Okay? Extend mo yan, gawa ka ng Facebook page, mag-add ka sa groups, or mag-add ka ng groups, mag-add ka ng power sources. Power sources, flyers, calling card, ano pa? Yun. Flyers, calling card. Tarpaulin. Ayan. Kailangan creative tayo. Kailangan marami kang source para makuha mo yung apat. Okay? Yung apat na yan, hindi yan mabilis. Depende sa inyo ha. Sa akin kasi mabagal yung apat. Kailangan ko pa ng super daming sources. Dahil mahina ako sa connections. So, kung mahina ka sa connections, gawin mo to lahat. Okay? Identify your warm and cold market. Warm, pakilala mo. Yan yung uunahin mo. Yan yung nasa manual. Pero pwede mo namang isabay na right away yung cold. Which is galing sa page. Okay? Next, ISPCP. Mataray, may ganun-ganun pa. Okay, eto naman yung next muna. Since may prospect list ka na, may page ka na, may Facebook ka na, online, di ba? Online, may flyers, calling card, etc. Kahit nasan ka, dala-dala mo yan. Eto yung next mo. Invite? Okay. Minsan kasi yung terms natin sa business, nagiging general. Pag sabing invite, talk agad. Oh, may invite ako to. Pero, pag titignan mo yung skill, yung action, inviting is parang, pre, inuman tayo, birthday ko mamaya. That's inviting. Familiar kayo kay Walton Box? Yes. Okay, yung hindi pa, check nyo sa YouTube. 15 minutes lang yun. How to invite something? How to effectively invite? Kasi ang invite is just invite. Hindi pa siya to. Minsan kasi pag nag-invite ka, Indian ka eh. Diba, AJ? Oo. So, wala. Si AJ talaga. May ano siya eh. Experience, dumb experience eh. Oh. Inviting is as if you're inviting a friend to a party. Dapat clear tayo dyan. After nyan, scheduling. Pagka na-invite mo na yung 10 tao, dapat may ma-schedule ka dyan. Para saan? Presentation. Talk. Okay, himayin mo siya. Pagka-present mo, malilis na lang yan. Closing planning. Kasama mentor mo. Close deal, OTS, on the spot. Pero ito yung pinakamahirap eh. Agree ba? Yes. Inviting. Inviting, napakahirap nito, grabe. Imagine, kung kailangan mo ng 4 na gold sa Friday, sa Monday, 4 na gold para mag-just for you ka, kailangan mo ng 4 na pay-in, tama? So, sa presentation, ilan ang dapat talk mo sa isang linggo? Ilan ang dapat tinotalk mo araw-araw para makuha mo yung 4 na pay-in? That's the question. Yes. Pero, kung wala kang matalk everyday, ang question dyan, ilan ba yung na-schedule mo? Para malaman mo ilan ang ma-schedule mo, ilan ba ang i-invite mo? Since kailangan mo ng 4, i-invite ko 4. Kaso wala kang ma-schedule, wala rin. So, dito, bubuhos inviting.
the more the merrier. Sabi nga sa ano eh, sa raffle, the more entries. Tama, di ba? Oh, invite ka ngayon 100 na tao a day. Ewan ko na lang wala kang matok na sampu dyan. Di ba? Oh, invite ka. Ako, ang ginagawa ko po nung nag-start po ako sa IAP, 20 per day. 20. That's not impossible. Kasi inviting lang yun. Di mo naman yan ma-sure kung mag-go yan eh. Ang importante, you invited. Okay? Hindi kasi pwede pag in-invite mo, gusto mo agad paying. Hindi. Inviting ka muna. Be patient. 20 isang araw, wala mo na sa schedule. Kasi lahat seen. Sakit eh. Diba? O, edi dagdagan ko, 10 pa. O, sa 10 yan, may isa ko dyan. Wala ka choice, dominante. Pumunta ka mo kasi yung ipod Disney ka. Grabe no. Libre na nga ng show ba eh. Tarot, inaway. Ayan. Invite ka ng madami. Dapat araw-araw. Take advantage araw-araw. Kung busy ka sa isang araw, mag-set ka ng time na nag-i-invite ka for I Am. Okay? Clear tayo? Invite, schedule, yung mga in-invite mo, yung mga nag-confirm. O sige, go ako. O schedule na tayo. Bukas na bukas din. Free ka ba? Itong oras, ganitong, ito yung address. Number mo. Confirm ka. Present. To. Ayan na. So, mag-present ka. And, dapat, after ng presentation, i-close mo. Grabe, yung pinaghirapan mong invite schedule, tas di mo mo-close. Anyari, para sa ito naman yung pamasahe mo, di ba? Dapat, i-close mo. Huwag kang mahiya na mag-close. Kung gusto nyo, meron akong narinig na training from Sir Jun E. Planning. Imbis na mukhang binubudol-budol mo siya. Medyo iba yung budol-budol pa rin. Iba siya. Ganito. Okay. Tayo ka nga, Carlo. Carlos? Carlo. Carlo, okay. So, si Carlo, siya yung talk ko, no? So, Carlo, nagustuhan mo yung bis, di ba? Ganda, grabe. Ito kasi yung plano ko sa'yo. Ano pala yung package na gustuhan mo? Gold o yung bronze? Yung gold kasi diba may dress for you. So, apat lang, bawin mo na agad. So, hindi sayang yung 44.8 mo. Nakuha mo agad. Ngayon, ang plano ko kasi sa'yo, this month, bawin mo na agad yung 44.8. Okay lang ba? O, sige. Yun yung plano ko ah. So, ganito, start mo muna, mag-join ka muna, Monday cut-off. So, mag-join ka na, tapos plano natin, pag-aralan natin yung paano ka mag-start. Doon tayo mag-usap ulit. O, sige, pupan. Okay. S pa yun, ha? Medyo maningin, gano'n. Pero it doesn't matter kung gano'n ka. Pare, hindi kasi wala yun sa gano'n. Nasa sincerity mo. Transfer of emotions. Yung planning ngayon, nung narinig ko kay Sir Jun E, grabe ginawa ko sa Baguio. Gigil na gigil ako, pero S pa din. Kasi mga nakausap ko, S din, eh. Librarian, tahimik, gano'n. Ganito kasi yung plano ko sa'yo. Yun ako yung mag-usap tahitik. So, yung planning ngayon, sabi ko sa kanya, ano ba yung kaya mo kasi, gold o yung bronze? Yung kaya mo ha, hindi kita pipilitin. Medyo kailangan, ikaw yung magmukhang, kasi kailangan mo talaga ito, pero ano mo yun? Kailangan ganun yung way natin eh. Tapos, papiliin mo siya. Pero, sabihin mo muna na may plan ka. And then, ask mo siya anong gusto niyang package. So, pag tapos, eto pala. Pag nag-o-offer kayo, give your client two options. Depende yan sa customer profiling mo. Diba? Kasi ikaw naman nag-invite, ikaw naman ang alam ng background. Alam mo ngayon kung anong potential na kaya niyang budget. Kung sa top mo, ganito kasi siya eh. Pag ikaw nasa restaurant, ikaw yung waiter, ikaw yung may-ari, ang i-offer mo, yung meron ka, tsaka yung the best. Diba? Example, sir, ano pong gusto niyong drinks? Water or iced water? May juice ba? May juice ba? Hindi naman niya tatanong, di ba? So kung ano yung in-offer mo, yun lang siya mag-decide. Diba? So offer mo siya, ano ba yung nagustuhan mo, yung gold o yung platinum? Oh, ano ba yung nagustuhan mo, yung bronze o yung gold? Yung may just for you.
So ikaw, ikaw magde-decide ngayon nung off, nung i-offer mo. Hindi mo siya, huwag mo siyang pahayaang mamili na kasi bronze na kaya ko. Okay lang yun after, after na, na ma-offer mo yung dalawang gustong i-push sa kanya. Pero at the end, oo, gusto ko talaga yung good, kaso lang pre. O sige, gano'n na lang. Alam mo kasi mas kaya mo yung bronze, bronze mo na. Ganon. So start ka, ano yan, step by step. Start ka muna with two options, yung the best. Tapos pwede mo rin samahan ng ganito. Alam mo kasi, employed ka. Before, student, tambay. O sabi, ay OFW. O sige, OFW may pamilya. Yep. O sige, seaman. Okay. May pinabayarang bahay. Grabe show. Mayaman. May, ano ba? May pinabinabuhay na pamilya. Parents, ganyan. O, support. Iba na nga lang. Sige, pa-iba. Hindi, medyo, ano kasi. Hindi, okay lang yun na. Sige, example na lang, no? OFW, wala nang work, so wala na siyang income. Pre, alam ko kasi, may bayarin ka, may load ka. Nag-load ka, may internet ka, may bills ka, na binabayaran. O, friend, kailangan mo goal. Yun ang recommend ko sa'yo. Kasi makakapag ka lang, bawin mo agad. Eh, yung bronze, maganda yung bronze, ang bilis niya bukas, kaya mo na yung bayaran. Kaso lang, walang just for you. O, pili ka ngayon, ano tingin mo? Mas okay. Gold. Diba? Gold. Gold na. O, gawin mo na paraan, trip. Harap ng credit card. Joke lang. So, ganun siya. Ngayon, depende na yan ngayon after. Na hindi mo kang budol-budol. Tama? Okay, very ano yun, super, super na-amaze ako nun yung scenario ni Sir Junie. Yung planning. Kasi, nung ginawa ko siya 1 week lang, meron akong bronze, meron akong gold sa Baguio. Because of the planning. Pero yung mga yung old market. Kaya, nung nalaman ko na, nung tinry ko siya effective, sinishare ko siya ngayon. Okay, create results. Ito tayo sa next. Okay, clear tayo dun ha. Inviting, scheduling, prep, talk, and then close. Kahit kasi hindi ka ganun kagaling mag-talk, basta yung closing mo maayos, papasok yan. Pero, kailangan mo pa rin lupitan mo yung talk mo. Okay? Kailangan mo i-master yan. Kailangan lumupit ka everyday pag natutok ka, lumupit ka eh. Pero dapat may natututunan kang bago. Pwede kayong mamiso sa mga mentors, natutok sa baba, makinig kayo, kuha kayong mga strategies. Kasi dun lang din ako natuto. Kakarinig ng mga talk ng mga mentors natin. Create results, very important to. Responsibility natin yan. Dapat magka-result ka. Whatever it is. Okay? Master the cycle. Repeat. Yan yung last part dun sa numbers game. Okay? Repeat mo. Paulit-ulit yan hanggang makabuild ka ngayon ng team goal. Dapat meron kang ini-aim na how many people in 1 month. Ang magiging grupo mo. Para may hahabuli kang target. Example, gusto mo ng 10 ano, downline. Oh, start mo na ngayon, October 1. Tama? Okay. Depende yan sa goal mo. Number 2, self-development. Okay. So, again, sabi ko nga kanina, hindi tayo pay-pay, hindi tayo recruit-recruit, diba? Hindi lang tayo, hindi tayo scammer. So, dito, hindi ka lang din nagkukuha ng numbers. You develop yourself. Sino bang de-develop ng sarili natin? Si VP? Si Presto? Sarili yan. Attend ka mentoring. Okay? If you have a mentoring with your direct upline or your uplines, your team, attend ka dyan. Dapat present ka dyan. Give time. Kasi yung tinitraining sa classroom, iba yung training sa mentoring. Hindi nata-training dito sa classroom, yung nata-training ng mentor sa labas. Ayan. Manual. Dapat alam mo na to, ibagsa. Kasi babasahin lang yun, yung manual. Pero kailangan kasi yung manual, gawin mo mismo para ma-deliver mo siya ng maayos. Kasi kahit minanual mo yung downline, pag di nyo naintindihan, ibig sabihin, hindi mo rin na-deliver ng maayos. So, very critical. Kaya kailangan, nagagawa mo yung mismong manual, tapos na-deliver mo siya
ikaw na nagmamanual din na yung direct apply mo. Okay? Yung direct mo, pagka-join, turuan mo na yan. Mag-manual. You have to know your personal... Sino may idea sa DISC? Okay. So, yung mga hindi pa aware sa DISC, ask your direct mentor. Again, reach out tayo kay direct mentor, ha? Kasi hindi na yan alam ni direct mentor kung ano yung need mo. Tayo mag-reach out. Mets, kasi na-discuss po sa train yung disc. Ano nga po pala yun? Tsaka paturo pala po. This DISC is a personality awareness. Malaman mo kung dominante ka, influential ka, steady ka, on corrective. Ayan. And, hindi lang yon. Personal disc is understanding yourself. Kasi if you don't understand yourself, hindi mo maiintindihan yung ibang tao. Lalo na kung downline mo yan. Gulo ng utak ito. Gulo mo din eh. Dominante to, dominante ka din. Oh, nag-clash na kayo. Hindi na siya wala na. Quit na. Okay. Eh, relationship business tayo. Okay. So, alamin mo ang personal disc mo. Yan yung una. Alright? Then, dapat training ka lagi. Master mo yung training. Sino dito gusto maging trainer? Oo, kasi kami na lang lagi. Joke lang. Ayaw ko na eh. May video. Oo, hindi ganito. Yun ang vision ni La Press. Yung maraming maging trainers. Yung maraming makapag-share ng wisdom. Pero, kailangan, start kayo aralin yung mga trainings natin. Yung mastery. Okay? And you can start doing this sa inyo, sa sarili niyong downlines. Sino again yung may direct na? Okay, nagme-mentor ka na ba? Okay, mag-set ka na. Weekly, once a week, kahit anong pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo, huwag naman yung pre, inuman tayo, huwag naman yung kung ano-ano ha. Siyempre, about business. Oo. Ano ba plan mo sa buhay? Gusto mo pa ba mag-IM? Huwag na. Stop na, wait na tayo. Yun yung pag-usapan nyo. Dapat mag-set ka na ng once a week meeting with your direct. Mag-goal setting kayo, mag-planning kayo. Kung hindi ka aware kung anong pag-uusapan nyo, you attend training and you attend mentoring. Mets, me-mentor ko yung downline ko, hindi ko alam me-mentor, tuturuan mo ako. Ganun lang kasimple. Kasi ganun lang din po yung ginawa ko nung nag-start ako. Lahat ng tinuturo nila, notes, tas tuturo mo naman sa downline ko. Ito kasing sabi ni mentor me. Ganun lang. Study, research. Super dami natin sa YouTube. YouTube, yung mga from other companies, di ba? Makahelp yun. Pero huwag kayo join doon, ha? may mga training kasi nanood ako nung, meron ako napanood sa YouTube. I forgot the name and the company. Pero ibang company siya. Yung how I made 100 downlines, ata? In 1 month? In 1 year pala. Paano siya nagkaroon ng 100 downlines in 1 year? So, dami ko natutunan doon. Yan. So, study ka, research ka sa Google, sa YouTube. Bili ka books, dami nating books sa baba. Ayan. Aralin mo, kailangan investan mo sarili mo sa knowledge. Then, pag itong tatlong to nagawa mo, madali na lang to. Teach, mentor, duplicate. Okay. Teach, madali lang to. Kasi mag-teach ka. Paano mag-payin? Punta ka doon. Pilar mo ito, punta ka na mag-hide ka. Simple. Diba? Teach. Paano mag, ano ng food cart? Attend ka seminar. Attend ka seminar. Tapos, crew training. Food taste. Oh. Madami pwede i-teach. And coding. Oh, madali nang ituruan yung coding. Tama? So, makapag-teach ka. Yung mentor, galing na yan sa wisdom na natutunan mo dito. Kasi hindi basta-basta mag-mentor. Kasi pwede kang mag-mentor ng mali. Pwede kang mag-mentor ng mabuti. Okay? And, baka mag-mentor ka, wala na sa business. Pwede rin yun. So, kailangan, guided ka, yung tatlong to, magawa mo. Duplicate! Ito na yung pinakamahirap. Okay. May 4 steps tayo tinatawag. Ito, galing to kay Press. Number one, kung may mga notes kayo, number one, I do it, number one. Number two, I do it, you watch. Kulang. Okay. I do it, you watch. Number two, you do it, I watch. Number three, you do it,
You do it. You do it. Wala nang applying. Number four, you do it with someone else. Yung number four yung mahirap. Kasi na-stuck na to eh. Nyari. Oo. Pero if na-stuck siya, ikaw pa rin yung may mali. And that's a cycle. Paulit-ulit. Hanggang makaya niya na yung number four. Again, you do it, I watch. You do it, ah, tama ba? You do it, I do it, you watch. Mali. Tapos, you do it, I watch. Tapos, you do it. Para malaman mo kung makalipat siya. Then, you do it with someone else. Pag nagawa niya yung number four, successful ka. Oo. Manager ka na, hindi ka na artista. Mas malaman ang sahod mo. Okay? So, yan yung four steps to duplicate. Very important. Yan, you can duplicate in a lot of ways. Pwedeng sa talk. Madalas, yun yan eh. Sa pag-present. Pwedeng sa pag-mentor, sa pag-teach, pwedeng sa pag-training, pwedeng sa paano mag-handle ng team, no? Marami. So, important tong number two. Responsibility natin magkaroon ng self-development. Alright? Clear tayo? Okay. Number four, we're almost done. Number four, people skills development. Ayan. So, yung may mga direct na dito, damihan nyo pa yan. Kasi, mas ma-appreciate nyo mag-build ng grupo. Kasi yung building kanina, yung building na nasa unang part, building yourself, yan eh. It's more of yourself. Ngayon, ang binibuild mo na dito, yung grupo. Okay. Understand your success lines disc. Ayan. Very important, yan. Profile mo yung downline mo. Pwede rin itong i-profile si client, si prospect. Pwede rin yan dyan. Kasi automatic naman yan eh. Napapractice mo na yun. Yung this. So, people skills development. Pinakauna, you have to understand your attitude. Yung ano ba yung taong yan? Ano ba yung downline mo? Kulit ah. Pasaway downline ko ah. O, kailangan mo itindihin, ba't pasaway? Hindi kasi pwede, tanggalin na sa genealogy, hindi nakikinig. Diba? Nag-inabuisit ka na, no? Ayan. Kasi, hindi naman yan, niya kasalanan, ganyan siya. And, ang tao mag-uhon sa kanya, ang mag-build sa kanya, ang mag-help sa kanya na ma-change is ikaw. Kasi ikaw yung nandito na, ikaw yung mas nakakaintindi. Parang ano yan eh, nakakatandang kapatid. Ikaw yung nakaintindi, ikaw yung mag-intindi. Ganon siya. Establish relationship. Hindi yung relationship jowa, ha? Oo, iba siya. Relationship, tawag dito. Kailangan, di ba, yun nga, kailangan mo intindihin yung ano bang ugali niya, aalamin mo ano bang meron siya. Build relationship is more of knowing the person. Hindi man totally personal. Pero ano ba yung deepest why? Ano ba yung motivation? Ano ba yung fear niya? Ano ba challenges niya? Yan. Actually, super dami. And you build relationship for the business. Tama? Hindi para juwain. Oh. Oh. Ano ba gusto mong color? Ano gusto mong flowers? Iba yun. Hindi na yung ano. Hindi na business. Okay? You establish relationship, you have to know kung ano yung pinaka-important o deepest why nung direct mo. Kasi yan na magpapamotivate sa kanya. Pag alam mo. Minsan kasi, ano yan? Puro na lang, puro na lang business, pera-pera na lang. Di man lang inisip yung lagay ko o imo. Di man lang naisip yung challenge ko. Ngayon, sa jowa. May challenge pa sa jowa eh. Oo. Ang gawin mo, pag ganun, yung jowa kausapin mo, nagkakataw tayo. Oh, maiwan siya. Yung jowa yung patawin mo. Para ma-motivate. Joke lang. Ayan. So, ganun. Well, may nang mga idea. Kasi na-quit dahil sa jowa. Ganun, no? Char. Ayan. Okay. Ito, medyo, ano to ah, extra effort to. Schedule time to communicate. Mag-schedule ka ng time. Sabi ko nga kanina, schedule ka ng mentoring. Schedule ka ng time dun sa mga downlines mo. Tapos mag-coach ka, mag-mentor ka.
hindi yung coach na, kasi POA po ako sa call center. So pag nag-coach ako, pag-uusapan natin yung mali mo, mali na naman yung tao yung call mo. Eh. Coaching is more on yun nga, anong need mo, anong challenges mo, ano ba yung mga ginawa mo, o sige, ito suggestion ko. Tingin mo, makaka-help, kasi ito yung ginagawa ko eh. Eh, effective po. Try mo kaya. So, okay? So, more on coaching, mentoring, yung pag-uusapan nyo, yan. Pero, ang importante dito, you give the person time. Kasi, hindi mo kailangan sabihin, uy, iniwan ko yung pamilya ko sa bahay, walang kinakain, hindi na kumakain para sa'yo, ha? Hindi naman kailangan sabihin yun. Pero, yun na yun eh, makikita na lang niya yan along the way. Na, grabe ko, sinatawagan na ng asawa, ah, sige, saglit lang kasi, 13 minutes pa to. Nag-iiyak, jowa kasi. Nag-meet ako sa jowa. Ayan. You show the time. Kasi, meron tayong quote na tinatawag, ano ba yun? Yung, I don't care. Ano ba yun? Yung hindi siya care, hindi niya concern yung alam mo. Yung care. Ang hirap. Yung quote. Basta yun, na-research nila lang. Ayun, does it matter? Parang yun, huwag ko na ipilit. Huwag ko na push. Yun, okay. Tapos, apply thesis. Pag nag-communicate ka, ito siya, connect. Correct. Okay. Ito, more on coaching. So, pag nag-coach ka, connect, initiate, move. Ikaw yung una. Kamustahin mo? Ano nangyari sa'yo? Ano problem? O gusto mong meet tayo? Deposit ka ngayon ng trust. Emotional bank account. More on emotional. Hindi naman yung emo kayo pareho. Oo nga, ayoko lang meet na tayo. Para pura ng jowa yung problem eh. Emotional bank account, you show na you're concerned sa kanya. Concerned ka sa kanya, nagka-care ka sa kanya. Oh, hindi lang tayo pera-pera dito ah. Pakinggan ko yung sa jowa mo, pero 15 minutes lang ah. Kasi yun, dami kong gagawin, hindi, joke lang. Connect, ikaw mismo mag-initiate ng move, mag-schedule ka, kamustahin mo. Kasi minsan mahihiya yan eh, na lumapit sa'yo. Okay? Tapos, busin yung 1 month mo na connect. Tapos, collect. Listen. Once na mag-usap kayo, listen. Huwag yung ano, eh mali ka kasi hindi. No, minsan kasi ganun tayo, tama? Hindi kasi yun yung sinabi ko sa'yo, di ba pinahintok mo na kita? O, hindi, pakinggan mo lang. Tapos sa mind mo, mali na ito. Sabi ko na, kasi kulit, ganyan. Sa loob na lang ng utak mo yun, ha? Huwag mo na manayin, no? Tapos empathy is putting yourself on your customer shoes. Co-center. Nilalagay mo yung sarili mo sa kanya, sa sitwasyon niya. Oo nga, grabe, no? Wawa ka naman. pero mag-sympathy kasi, ano eh, oh, grabe, tama, ayoko na rin. No? Empathy is yung, oh, I understand. Oo, naiintindihan kita. Kahit hindi. Joke lang. Empathize, tapos understand mo. Kailangan kasi ma-understand mo muna siya bago ka sumagot. Understand, pasaway pa kasi, kaya ganyan kay. Okay, sige, ganito kasi. Medyo kailangan mo kasing intindihin siya para hindi mo siya ma-open. Okay? Para makakompose ka ng something na medyo magkakaintindihan kayo. And kailangan mo kasing makuha yung yes niya after. Kasi we're talking about coaching. So, coaching, you correct. You give feedback. You reflect, you respond. So, feedback, okay. Marami to eh. Yung sa feedback kasi, pwede kasi ang problem niya ikaw. Agree? Yung iba dyan? Pwede kasi yung downline mo ang problem ikaw. Kasi grabe ka sa akin, Pence eh. Napaka-deep mo, charot. Pwede kasi. So, dito, pag may ganun kayo pala ha, kasi hindi maiwasan yon. Dahil kung hindi nag-training yung direct mo, ibang mindset mo sa kanya. So, hindi niya maiintindihan kung bakit ang kulit-kulit mo. Bakit pa kasi dito pa siya ako mag-pay, mag-direct nito, mag-refer, magpunta ng office, okay? Hindi, normal yun. Huwag kayong mainis sa ganun. That's normal. Kasi ibang mindset natin sa kanila. Dahil hindi sila nakakakinig ng wisdom from the training. So, ganito siya. So, connect, no? Listen, okay. Ano ba yung problem mo sa akin? Oh, kasi means ganito, ganyan, ang kulit mo, right? Feedback. You get feedback. Kasi that's for your improvement. Kasi sometimes, hindi naman tayo perfect. Meron din tayong mali. Okay? Hindi natin maiwasan yun kasi nangyari sa akin yun eh. Oo. And what you need to do is to accept.
Pero hindi mo sinasabing, oh, matama ka, ganyan nga ako, oh, mali na ako, sige na ako na. Hindi. Pakinggan mo lang. Yung alam mong tama, accept mo. Tapos i-change mo. Pero yung OA na, yung medyo extension, parang hindi totoo yan ha. Mali ka dyan. O, sa loob mo lang. No, tapan mo lang. Tapos, pakita mo sa kanya, reflect ka. Oo, naiintindihan ka. Actually, kasi ganun talaga. No? Medyo ganito ka talaga ako, ganun-ganun. Kasi ang gusto ko para sa'yo, explain mo na ngayon yung side mo. Okay? So, hindi kayo nag-away. And your response. Pero ito na yung gagawin mo moving forward. Since ganyan ang na-feel mo, hindi ko sadya. So, ito na ang plano ko. Ito na yung plano ko. Ito naman yung suggest ko sa'yo. Pwede ba yan? Para mag... Diba? Example, expect siya ng expect sa'yo. Hindi siya nagsasabi. Parang jowa. Expect kita na dumating ng hatid mo kung ganyan. Hindi naman nagsasabi. O, paano yan? Diba? Ganun. So, ganito. Magsabi ka sa'kin ang gusto mo, tapos yun yung gagawin ko. Right? Parang hindi yung ginagawa mo na ginagawa, nasasaktan na pala siya, imo pala siya. O, diba? Sinasabi mo, ano yan, late ka na naman. Ayoko ng ganyan, di ako ginaganyan nanay ko. Yung mga ganun kasi, lalo na pag gold market, di mo kakilala, di ba? Okay, so ganun siya. So sa people skills development, nag-build ka ng grupo, nag-build ka ng relationship, natututo ka din. Maging leader. Servant leadership kasi tayo. Minsan, mali na yung downline, ikaw parang yung mali. Di ba? O, kaso ganun talaga eh. Kasi tayo yung servant. Ito yung naalala kong sinasabi nila, repeat and press all the time. Okay lang, naawayin ka ng downline mo. Basta huwag mo siyang awayin. Kasi at the end of the day, wala siyang masasabi sa'yo. Okay? Learn from my experience. Nang away ako ng downline. Wala na yung downline. Wala na siya sa buhay ko. Oo. Pero it's a lesson. Kasi wala eh. Ganun talaga, matututo ka eh. Pero at least, no, nasi-share ko siya ng mga mentors and everyone na naka-experience para hindi mo na rin gawin. Okay? Timpi ka na lang. Suntuin mo na lang yung pader, no? Huwag nabuisip ka. Hindi, joke na. Okay, number 5. Ang business natin is a never-ending growth. Okay? And you have to rebuild para ma-unleash mo yung potential mo. Rebuild. Kunyari, nag-start ka sa number 1, nag-build ka, nag-rep ka, etc. Talk, etc. Ginalingan mo, nag-training ka, tapos nag-ganyan ka. Ulitin mo ulit, rebuild. Kasi hindi mo malalaman, yung binild mo before, agila. Yung i-build mo ngayon, leon. O, diba? Diyan mo na ma-unleash potential mo. Why? I tried this. Kaso agila lang. Hindi na. Ito na, bibuild ko. Mga jaguar. Yung mga leon na i-build ko. May pangil, may ano. Sisiw pala yung muna. Manok. Manok eh. Ito na lang, agila. Why? Why do I say this? Okay. Hindi lahat ng downline mo magsistay. Yes. That's reality. Yes. Yes. Relate match. Hindi lahat ng under mo mag-refer. Yes. Hindi lahat ng under mo gagawin ginagawa mo. Yes. Okay? Hindi lahat magte-training. Pero huwag niyo sukuan. Hindi naman ibig sabihin na hindi sila talaga for the business. Hindi lang nila time. Okay? Ngayon, wala na kayong problema doon. Problema nila ngayon. Kayo, ang problema niyo kayo. Build ulit. Go back to number 1. Invite ulit, schedule ulit, talk, close, plan, build, teach, etc. Paulit-ulit. And along the way, you learn, ano bang mali ko, bakit yung nagre-refer, bakit natutulog, bakit ano. Kailangan alamin nyo din. Kasi baka mamaya 10 years ka na, ganun ulit. Hindi pwede yun. Dapat after 2 years, crown alpha mentor ka na. Kasi kaya ka nga nagsiset ng goal. Right? Unless wala kang goal. Kaya mag-set ka ng goal. Set mo yung ranking. Dapat may goal ka, personal goal, outside and in I am. Kasi yung iba, personal goal, gusto mo kumita ng ganito ka lang kasi babayaran ko house in lot, ganyan. Hindi lang yun. Dapat ginagol mo rin maging icon dito sa company. Sino ba gusto maging ma-post sa poster sa TV dyan sa baba? Oh.
Siyempre, gusto natin lahat, mas gusto yun ng may-ari. Na lahat tayo, nakikita yung mukha natin dyan, yung pagpasok ng client mo, ikaw po ba yan? Nadapa na siya eh, no? Nakatingin sa pogi mo eh. Oo, ah, kapatid ko eh. Si Piolo Pascual. Joke lang, ayan. Okay? So ganun, very important na ginugol mo rin, maging icon sa business. Maging sapphire, may poster ka din, di ba? Okay? Very important yan. Okay, last part, magkukwento ako. Wala kayong choice. Yan. Actually, we're done. I hope, no, na ano nyo tong very simple lang, tsaka very basic. Ito yung mga start na gagawin nyo. Iwanan ko kayo with a story. Okay. So, we're talking about building. And when you are building, you talk about foundation. Sino dito mga 6 months below? Okay, so, si Tina. Okay, 6 months below, halos, no? Okay. You are building your foundation in this business. So, ang tanong mo sa sarili mo, ano na kaya ako after 2 years? Ano na kayang meron ako after 3 years from now? Kaya magsiset ng goal. Ito yung palagi mong tatanong sa sarili mo para guided ka, para may direction ka. Yung kwento, merong carpenter na nagtatrabaho, very loyal carpenter siya sa boss niya. Yung boss niya, malaking tao yun. Tapos, favorite siya nung boss niya kasi ang ganda ng mga gawa niya. Ayan. Pag gumawa yan siya, Peter ata yung name nito. Galing to sa kwento ni Jason Locke. Tama ba? Jason Locke, ni Sir Jason Locke. Si Peter, gusto niya na mag-retire. Kasi gusto niya makasama yung family niya. Kasi super tagal na yung loyal siya dun sa employer niya. Ayan. Sabi ni Peter, Sir, boss, gusto ko na pong mag-retire. May retirement fee kasi yun. Kahit magkano, okay lang. Basta kasi gusto ko na pong makasama yung family ko. Magbi-business po kasi may in-offer po sa akin na food cart. Yung kapit-bahay. Pinoy po. Mali. Hindi pala. Ano pala yun? Ang shomai. Ano ba yun siya? Oo. Kabila ka, mali kalaban. Sabihin ng boss, huwag ka na, sayang ka. Ayan. Okay. So, sabi niya, kasi boss, gusto ko na mag-business. Gusto ko na retire talaga. Kasi may edad na siya. Sabi ng boss, ganun ba? Sige, sayang naman. Gustong-gusto ko talaga yung gawa mo. Alam mo, favorite talaga mo eh. Sige, ganito. Meron na lang ako papagawa sa'yo na bahay. Last na yon na project. Promise. Pagkatapos nun, okay na. Bigyan ko na sa'yo back pay mo. Sige. Sige, boss. Okay. So, binigyan siya ng time frame. 3 months. Si Peter kasi, ang standard nito, 6 months. Pero kaya niyang gumawa na mabilis. Kasi experience na yun siya eh. 3 months lang yung binigay. Kasi parang ang tagal ng 6 months. So siguro inisip ni boss, sige 3 months para medyo hindi naman super tagal. So ginawa niya yung bahay, no? Ginawa niya. Tapos, sa super excited niya, minadali niya gawa. Wala pang 3 months, tapos na. Ayan. So, boss, sige, bago ko sabihin yung usapan nila, yan yung bahay. Ayan yung bahay na yun. Excited eh. Ayan siya, oh. Okay, so, yan yung bahay. Yeah, imagine nyo na lang na ganyan, no? Yung nilabasan, okay. So, balik siya kay boss. Boss, natapos ko na. Wala pa 3 months, ha? Grabe, pag nakita mo yun, magustuhan mo yun. Yung sabi ni boss, si boss nasa abroad, call lang yan, sila call. Ganun ba? Boss, gusto mo ba tingnan? Hindi ko na titingnan. Kunin mo yung susi sa secretary ko. Kasi marami kong meeting dito eh. E dito kasi sila President AM tsaka magbibigayin. Ayaw ko din. Kunin mo dyan. Tapos pirmahan mo yung papers. Yung kontrata. Kasi nga, retired ka na. Okay. Sige. Sige po. Sige. Salamat. Okay. Sir. Yung back pay ko po pala. Sige, nandyan din. Yung check eh. Punta siya sa secretary.
Pagkakita niya, yung susi ng bahay, may name, Peter. Tapos yung contract, this title is kineme owned by Peter. Firma. Tapos may cheque pa na 100K just for you. Kulit-kulit. Sabi niya, ha? Akin yan? ako dito na dyan? Naku, baka mag-iba yun. Nakakaloka, di ba? Ayun. So, anong moral lesson ng kwento? Wala lang. Joke time. Hindi. Ayan, okay. So, ganito siya. Yung pagbibuild, hindi yan siya basta-basta. Okay? Hindi siya mabilisan. Matagal. Matagalan to. Pero, hindi mo kailangan patagalin. Medyo magulo, no? Yung pagbibuild, hindi siya matagal. Yung pagbibuild ng business, ng grupo, especially grupo, yan naman yung gagawin natin dito eh. Hindi siya madali. Hindi siya mabilisan. It takes time. Pero, hindi mo kailangan patagalin. Pwede mong bilisan. However, upon doing it, gaano ka quality mo siya ginagawa? Gaano mo ka-busisi siya pinatrabaho? Gaano mo siya kalaw gawin? Tama? Kasi habang ginagawa mo yung bahay, kinakantahan mo pa, di ba? Pipintura ka, tapos ganyan yung ginalabas. Di ba? So ganito siya, yung binibuild nyo ngayon sa I Am is yung future mong house and lot. Yung binibuild mo sa I Am is yung kotse mong gusto. Yung kotse na sports car, luxury car, na hindi yan agad-agad. Tama? Okay. Pero along the way, again, you ask yourself, paano mo ginagawa yung business? Paano mo binibigyan ng time? Anong ilang oras mo binibigyan ng time ang I Am? Agree? Okay? Yung mga question na i-ask mo. And again, how is your business 2 to 3 years from now? You will know that habang ginagawa mo siya. Actually, you will know, malalaman mo kung paano mo siya gagawin pag alam mo na yung gusto mong mangyari after 3 years. Gusto mo ng house and lot, gusto mo ng time freedom, malaking savings, start mo ngayon. Trabahuhin. Okay? Mahirap siya? Mahirap siya. Pero, simple lang. Again, pakisabi sa katawi. Sa kataw, katawi. Katabi. Mahirap. Okay. Sa kabila, pero simple lang. Okay. Bakit simple? May system na tayo. May trainings. May mentors. Reach out to your mentors. Okay? Kasi yung mentor mo, isa lang yan. Tayo ang dami natin. Kaya tayo ang mag-reach out sa mentors. Magpa-mentor ka, alamin mo lang ng alam niyan. Yan, yung mga, mens, paano mag-gross? Alamin mo. Ah, lupit. Dapat kopyahin mo, galingan mo pa. Oo. Okay lang yun, ha? Ano siya, ha? It's okay na galingan mo yung direct mentor mo, pero humble pa din. Kasi gusto yun ng mentors. Yung ikaw yung umangat. Kasi pag umangat ka, umangat din siya. Success ka niya eh. Kaya nga, success line eh. Okay? Kung alam mo sa sarili mo na skilled ka at kaya mo namang galingan talaga, kaya mo pang taasan yung galing niya, yung result niya, go ahead. Kasi sa I Am Worldwide, walang nauna na huli. Okay? So, happy networking, everyone. Happy birthday, Charo. Okay, so, we're done. Okay lang mag-pray muna ako bago tayo maghiwalay-walay. Hindi pala tayo nag-pray before we start. Okay. Thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for the training and the wisdom that you gave me to share the training to the people here. I thank for the lives of the people na umatend sa training, Lord. I-bless mo po sila. I-bless mo po yung sila pag-uwi, safe yung pag-uwi nila, and safe din po yung family nila nag-iintay sa bahay. Lord God, I pray for the goals
yung mga goals po ng mga leaders po ng IAM dito na nag-training na makuha po nila ito this October or possible before matapos yung month. Makuha nila yung mga just for you nila, makuha nila yung mga direct leaders, magiging leaders, mabibuild na grupo. This month, Lord, we pray na dumagsa po yung tao this October pa lang. Kasi sa December, sabog na eh. This October, dumating po yung malaking grupo, Lord, no, sa IAM with these leaders na nandito sa training room, Lord. We pray for victory, Lord, for good health, of course, namin, good health ng mga owners, management, and mentors. We also pray for our mentors in Uganda na safe po sila doon at makontinue po nila yung pag-share ng hope at blessing ng IAM Worldwide sa Uganda, Lord. If meron po kami doon mga leaders, I pray for safety din po nila doon. Mga local doon, no? Na, at magawa din po nila yung business na maayos. Lord God, we claim for results, Lord God, this year, bago po matapos ang year. And thank you po sa lahat ng blessings na binigay mo. In Jesus' name, we pray. Amen. Yan. Okay, guys. Thank you for attending. Picture. Picture pala.